akin. Wala kilala ka sa lugar natin. Okay. Kaya ni kahit kanina, nag-ikot ka kung sinong sasama sa'yo, walang sumama sa'yo. Oh, walang sumama. Dahil kilala ka sa mga sa lugar natin, Ate Cristina. Sige. At sa kahit ikaw. Iyan sinasabi mo, ibabalik sa'yo yan daw. Ako? Ibabalik sa'yo, sinyan. Salamat. Pero sa akin, walang babalik dahil wala akong inagrabyan ng tao. Mga kapatid, abangan po natin ang panig naman ni Aling Cristina o Mami Cristina at malalaman po natin sa pagbabalik po ng Face to Face. Sorry po, Mami, pero ito'y isang pagkakataon sa inyong buhay upang maitama ng Face to Face ng TV5 ang ating mga pakikisalamuha sa ating kapitbahay at kapwa-tao, hindi po para kayo ay hiyain o kaya ay ilagay kayo sa pangit na kalagayan. Kami po ay nagbabalik dito sa Face to Face at nasaksihan na po natin ang talakan po ng magkapitbahay ng dahil daw po sa gulangan. Mami Cristina, gusto ko lamang pong liwanagin yung pong sinasabi ni Aling Belinda na naging reklamo po niya doon sa submitter. Ano po ba ang nangyari? Kasi ganito, nung siya lumalapit siya sa akin, nabakabitan ko siya ng kuryente. Kasi ang dahilan niya, hindi makapag-aral ang anak niya, hindi makatulog dahil sa madilim, mainit. Nung time tinatawag ko siya, hindi po siya pumupunta ng bahay. Tinatawag po ninyo para siya, po? Para po mag-usap kayo, magkaroon ng liwanagan. At saka, magbayad po siya ng tama. Hindi po siya nagpupunta sa akin. Tapos sasabihin niya, doon sa anak niya, ihatid mo to doon sa matanda. Wa, 36 pesos bayad ng kuryente sa isang buwan. Ngayon, ang inano ko sa kanya, nag-usap kami yan, sabi ko, bumili ka ng submitter na buo. Hindi po siya nagpairog. Hindi ko naman hindi siya tatanggalan ng anak ko ng submitter noon, time noon, kung hindi siya nagpa-submitter ng dalawang tao. Nasa probinsya ako. Dahil bakit hindi po ninyo ito inireport sa Meralco, itong naging sitwasyon na ito? Dahil po, ma'am, iyon naman po eh, naging ano doon, lahat ng tao po doon, lahat ang mga ano doon, ang mayroon pong puntador, karapatan nilang magbigay doon sa wala dahil ang iniiwasan doon ang sunog. Kasi karang bawal yan sa lugar natin. Kaya ayaw mo tumarap kay press. Galit ka kay press. Hindi ako manloloko. Lang po ng lahat, Mami Cristina, bakit po yung inyong mga kapitbahay ay parang ang lumalabas po may mga reklamo po at parang madami po ang reklamo nila sa inyo. Ano bakit po ang reklamo nila? Ano po ang reklamo nila? Ang isa nga pong sinasabi ay yun daw pong lumalabas na kinuwento ni Aling Belinda na magkano niya ibinebenta ang NFA rice? 26, ma'am, plus 2 pesos na plastic. So parang lumalabas, 28? Ito po, ma'am, may bas-bas po sa amin yan ng NFA. Ayan po, ma'am, basahin mo. May bas-bas po sa amin yan. May bas-bas yan. Okay. Depende po. Ito po ay galing sa NFA. Pero bakit po wala pong pirma? Sila po ang nagbigay niyan. Galing po sa NFA. Kahit anong oras po pwede tawagan. Ano na lang po yan. Okay. Depende po sa klase. So ang nakalagay po dito... So nabibili ng nabibili po ang bigas sa halagang 25, 28 at 32 bawat kilo. Opo. So doon po kayo pumatak sa 28. Hindi po, yung minaano ko lang po, dalhin lang kung ano ang kaya nila, bumili ng 1/4, bumili ng kalahati. Dito lang po kami sa ano. Wala lahat ng bigas mo, kaya lang po nagbabayad sila ng support. Kung ang binibili nila, apat na kilo na, may bayad na sila ng support. Pero kung isang kilo lang, hindi po kasi maliliit lang na support. Ang mga bigas mo nakatimbang na kilo-kilo kas kulang sa timbang, sinasadya mong kulangan. Aling Belinda, kayo kasi po ba nakakabili ng bigas kapag kayo ay may dalang plastic o lalagyanan? Ma'am, hindi po ako bumibili sa kanya. Yung mga kapitbahay ko po. Ano po ang sinasabi nila? Dalawang piso yung plastic, tapos 26 yung bigas. Attorney Acosta, gusto lamang po naming malaman, ano po ba ang sinasabi ng ating batas tungkol sa overpricing?
Actually, merong Consumers Protection Act at ang DTI nanghuhuli ang kanilang mga ahente na mga nag-o-overprice. Sa alam ko sa NFA rice, may standard price sila. No isang taon nakakabili kami nung may rice shortage, 18 something lang. Ngayon 25 na. Kaya pag meron silang mga pinagtitinda, ang talagang limit lang ay 25 pesos. Hindi pwedeng dagdagan nung kanilang mga outlet ang presyo. Ngayon, yung sa plastic naman, may nabibili sa palengke, 100 piraso, sa halagang 25 pesos. 100 piraso na yon. Depende sa size. Merong 30 pesos. Yung small, medium, large yan, ano. Tatingin ko, pag 2 pisong siningil sa isang plastic, sorry na ya, may ano ka masyado naman yung markup mo. Kasi ang NFA rice, kaya yan ay mura at talagang kagandang loob ng gobyerno ay para maabot kaya ng mga mahihirap. Kapag ikaw ay nag-overpricing, pwede kang tanggalan ang karapatan ng NFA na maging distributor niyan. Ngayon sa kuryente kanina, Chang Ami. Opo, balikan natin yung tungkol sa kuryente rin. May tanong ako kay Mami. Yan bang mga metro nila, submeter, registrado sa Meralco? Hindi po, Mami. Siyempre, establish. Kung hindi po registrado sa Meralco, yung mga submitters kaya... May registrado po ang aking kontador sa Meralco. Ay, yung sa inyo po. Yung sa inyo po registrado. Pero yung mga submitters, yan po ay illegal. Kung hindi po registrado sa Meralco, yan po ay bawal. Sapagkat ang tawag po dyan ay kabit system o kaya ay jumper system. At kung kayo po ay nagtutubo sa inyong mga kinukolekta, nininegosyo nyo po ang kuryente na bawal po sa regulasyon ng Meralco. Ano pwede po ang kayo... penalty nun, attorney? Ano po ang kaparusahan? Actually, pwede pumatakbo yan sa theft of electricity. Tapos ibebenta mo. Sorry po, Mami, pero ito'y isang pagkakataon sa inyong buhay upang maitama ng face-to-face ng TV5 ang ating mga pakikisalamuha sa ating kapitbahay at kapwa-tao. Hindi po para kayo ay hiyain o kaya ay ilagay kayo sa pangit na kalagayan. Maraming pong salamat, Attorney Acosta. Hans, butuhan na tayo para sa ating mga sausawero at sausawera sa unang pagkakataon. Okay, first round tayo, mga sausawero at sausawera. Mga kapatid, ipapakilala ko muli ang ating mga bisita. Ang nasa puti ay si Ate Belinda, ang nasa pula ay si Mami Christina. Boto na, mga kapatid, go! Siyang Ami sa kasalukuyan ay medyo mas nakakalamang ang nasa panic ng puti. Ito ay para sa nagre-reklamo ngang si Ate Belinda. Pero may mga supporters pa din naman syempre si Mami Christina. Ang kapitbahay po na nagsasabing kulang sa timbang ang NFA rice na itinitinda po ni Mami Christina ay magsasalita na. Narito po si Aling Beth Corpus para ikwento ang kanya naman pong karanasan. Aling Beth, pasok! Aling Beth, ano po yung sinasabi ninyong kulang sa timbang ang NFA rice na binibenta po ni Mami Christina? Bakit po ninyo nasabi yun? Totoo po yun, kasi pag nagsasayang po ako, tinatakal ko para hindi sobra ang sinaing. Kasi yung NFA, madaling mapanis. Nung tinatakal ko po, kulang po talaga. Bukod sa kulang sa timbang, mahal pa. Pati plastic, may bayad. Saka dati, hindi ka makakabili ng bigas sa kanya kung hindi ka bibili ng mantika. Mga kapatid, ang mga akusasyon at paliwanag po ni Aling Beth maririnig natin sa pagbabalik ng face-to-face. Huwag po kayong alis, mga kapatid. Ate Christina, pag tumulong ka, meron ka palit. Alam mo, nagkakawang-gawa ka. Kayo unang nagkakawang-gawa sa akin. Kasi meron na mamaawa. Para sa'yo, mas malaki na punta sa'yo kasi ikinawang-gawa mo. Mga kapatid, kayo pa rin po ay nakatutok sa face-to-face at narinig na po natin ang kwento ni Aling Beth tungkol po sa kulang sa timbang na tinda ni Mami Christina. Balikan ko lang, Aling Beth, may nabanggit kayo na pagka hindi bumili ng mantika,
hindi makakabili ng bigas. Totoo po yun. Hindi ka makakabili ng bigas talaga. Bakit daw po? Kahit isang sachet lang daw po ng mantika. Kasi kasama daw nga po sa bigas yun. Sandali lang, hindi ko maintindihan. Ganun ba ang patakaran ng NFA? Ganun po. Anytime, pwede po kayo tumawag kahit anong oras po.